Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 19 at final episode ng kwento ni Ryan at Letty na pinamagatang The Billionaire's Maid. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi na yata magsasawa si Letty sa pagtanaw sa napakagandang karagatan ng Puerto Princesa. Tapos na ang trabaho niya para sa araw na iyon. Gaya ng nakasanayan niyang gawin, ay nakapwesto lamang siya sa buhanginan at nakatanaw sa karagatan. Doon siya dinala ni Raquel sa islang pag-aari ni Narciso. Noong una ay naisip ni Letty na isang malaking kalokohan iyon sapagkat alam niya matalik na magkaibigan ang dalawang lalaki. Ang sabi lang sa kanya ni Raquel ay magtiwala siya rito. Dahil wala si Letty na ibang pagpipilian, ay ganoon nga ang kanyang ginawa. Mukhang maayos naman ang lahat. Sapagkat dalawang linggo na siya roon, ay hindi pa rin nagpapakita si Ryan. Nakailang tawag na siya sa kanila at nalaman niya, hinahanap daw siya roon ni Ryan. Hindi sinabi ni Letty sa mga kaanak niya kung nasaan siya. Ang alam lang ng mga ito ay maayos ang kanyang kalagayan. Mas maganda na iyong ganoon kaysa masabi pa ng mga ito kay Ryan nang hindi sinasadya o kung anuman. Maganda ang resort na iyon. Halos lahat ng turista ay mga foreigners at si Letty ay nagtatrabaho roon bilang housekeeper. Ang nais nga ni Raquel ay ipasok siyang cashier. Subalit nahiya siya. Alam niya, deluxe resort iyon. At ang mga may hawak ng ganoong posisyon ay mga nakapagtapos ng pag-aaral. Sa huli, pumayag na rin ito sa nais niya. Malaki ang sweldo roon. Sapat na sa pangangailangan ng kanyang mga kapatid, lalo pa at may trabaho na rin ang ilan sa mga ito sa grocery. May usapan na sila ni Raquel kung paano ipapadala ang pera upang hindi malaman sa kanila na nasa Puerto Princesa siya. Sa palagay ni Letty ay magiging maayos na ang buhay niya. Matatahimik na siya roon. Salamat na lamang at mayroong Raquel at Narciso. Siyempre ay nangungulila pa rin siya kay Ryan. Mahal na mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat. Pero naroon na siya. Naski simula na nang wala ito. Iber, huwag niyo nga akong awatin. Sisiguan ko yan hanggang gusto ko. Ryan was ready to take in every word Diana seemed to want to throw at him. Naroon siya sa tindahan ng mga ito. He had a sudden urge to go back there. He was sure he missed something when he first talked to him. And he knew he wouldn't be able to sleep if he didn't see him again. It had been 3 weeks, 3 daggone weeks, and the people he hired to find out where Letty were still unable to locate her. He couldn't concentrate on anything he did. So, here he was, taking his chance in whatever Diana was gonna tell him. Tinanong ni Ryan ito kung tumawag ba rito si Letty at sinabi kung nasaan ito. At heto, mukhang nakapukaw siya ng matinding damdamin. Pulang-pula ang mukha nito. Halatang galit na galit. Ang kapal daw ng mukha niyang tanungin ito. Inaawat ito ng kapatid ni Letty na pagsalitaan siya. Ang kapal mo talaga. Nanggigigil na wika ni Diana sa kanya. Marami nang napapatinging tao sa kanila, subalit wala na si Ryan pakialam. So, did she call up? Kung tumawag man siya at sinabi kung nasaan siya, sa tingin mo, sasabihin ko sa'yo?
na may uwang si Diana. Pero tumawag siya at hindi masabi kung nasaan siya. Hindi naman aalis yon nang ganoon kung basta mo nalang nasabihan eh. May ginawa ka. Kilala ko si Letty. Hindi iyon masisindak sa salita lang. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo sa pinsan ko? Galit na sigaw pa rin ni Diana. Tama na yan, Ate Deans. Anong kapatid ni Letty dito? He, di ka ba nagagalit sa lalaking ito? Siguro, inapi-api niya ng ate nyo. Ganyan naman sila eh. Una, inapi ng nanay niya ang kapatid ninyo. Ngayon, siya naman. Binalingan siya nito. Alam mo, mabait ang pinsan ko. Napakaswerte mo na sana sa kanya. Pero ano ang ginawa mo? Bakit siya umalis? Ryan, alam mo ba ha? Kung swapang lang ang pinsan ko, milyonarya na sana siya ngayon. Alam mo bang binayaran ng 1 milyon ng nanay mo, si Letty, para bumalik ka na sa inyo? Hanggang ngayon, nakakwadro lang ang cheque ng nanay mo. What? Wika ni Ryan. What ka riyan ngayon? Hindi ko alam kung ano ang eksaktong sinabi sa'yo ni Letty. Pero alam ko, nagalit ka sa kanya. At wira niya, tama lang yon para bumalik ka na sa inyo. Kasi raw, hindi raw siya bagay sa'yo. Wika ni Diana. I don't understand. Saad naman ni Ryan. Talagang you don't. He pointed a finger at him. Nagkasakit ka, diba? Naisip ni Letty na kailangan na niyang lumayo sa'yo. Pinausap siya ng nanay mo. Sinabing gumawa siya ng paraan para lumayo ka na sa kanya. Ginawa niya. Binigyan siya ng 1 milyon. Gusto mong makita ang cheque? Nakakwadro pa. He didn't need to hear the rest. He turned away. He said, feeling about ready to burst. Kinakausap pa kita. Bumalik ka rito. Hindi porke mayaman ka, ay pwede mo nang gawin ito sa amin. Anong ginawa mo sa pinsan ko? Sigaw ni Diana. Ryan, better run away. All your suspicions about me are right. I did all that to her and more. I'm going to take care of everything. I know you hate me, but believe me, I'm gonna take care of everything. Thank you, Diana. Thank you. Bahagya ng nanginig ang tinig ni Ryan at nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang sasakyan. He told the driver to drive back to Manila. Tinawagan kaagad ni Ryan ang kanyang ina. His voice shook. Did you really give Letty 1 million pesos? Iho, where are you? Did you? Yes, but she never did bother to encash the check. Pinutol na ni Ryan ang usapan sapagkat hindi na niya maawat ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pagpatak ng mga luha, ang pagsakit ng dibdib. God, what did he do? Would Letty ever forgive him? Oh, he wished to God she would. And how he wished he could find her. Tinawagan ni Ryan si Narciso. Man, I need your help. Why? What's up? The people I heard couldn't find Letty. Do you know anyone who could? Why can't you just let her go, man? What do you still need from her? I know, you hate her. You told me so once. Drop all this. Hindi na naituloy ni Narciso ang iba pang sasabihin nang magsalita si Ryan. I need to find her because I want to marry her. You what? I want to marry her. Are you serious? Why the hell would I joke about this? I am so fucking desperate. God damn it. Nadiinan ni Ryan ang mga mata nang mag-init na naman iyon. Tila may buhangin sa kanyang baga na umakyat na sa kanyang lalamunan. Mahapdi na iyon. Are you gonna help me or... I know where she is. Saad ni Narciso. Natanawan ni Letty ang isang eroplano sa himpapawid. Naitanong niya sa sarili kung sino kayang artista o politiko ang laman niyon. Kung kasama lang niya roon si Diana. Tiyak na ilang ulit na itong nagtitili
sa mga nakikita. Ang paborito nitong foreign singer ay nakita na niya sa isla noong isang pagkakataon. Malayo sa isa't isa ang cottages doon. Bagay para sa mga taong naghahanap ng katahimikan. At ang tariff rates ay talaga namang nakakalula. Kaya marahil ko konting Pinoy lamang ang nakakapunta roon. Dolyares ang rates nila at ubod ang mahal. Inayos na ni Letty ang footrest ng kama. Sinipat ulit ang silid, nag-spray ng air freshener at sinindihan ang kandila sa coffee table. Kapag may ookupa ng isang silid, ay sinisindihan nila iyon. Doon sa silid na iyon, tutuloy ang dumating na bisita. Baka mamaya o bukas pa niya makikita kung sino iyon. Nagbalik na si Letty sa istasyon nila at doon ay nakipagkwentuhan sa mga kasamahan niya. Mababait ang mga iyon. Karamihan ay taga-Maynila rin. Ilibre mo ako ha? Aniya sa kasamahan niyang tuwang-tuwa. Naka-$50 kasing tip ito. Si Letty man ay nakakuha na ng ganoong tip minsan. Sa gitna ng kanilang pagkakasiyahan ay tinawag si Letty ng isang kasamahan niya. Tumawag daw sa housekeeping department ang guest sa room na assigned sa kanya. Mukhang may request agad ang guest ko. Baka may $50 din ako mamaya. Wika ni Letty at umalis na roon. Nang mapatapat na sa pinto ay nag-doorbell si Letty. Hindi pa man nagbubukas ang pinto ay nakangiti na siya. SOP nila iyon. Natuklasan niya kapag parati siyang nakangiti sa guest ay mas malaki ang nakukuha niyang tip. Subalit ang ngiti ni Letty ay nabura nang bumukas ang pinto. Sinakmal lang kung anong pangamba ang kanyang dibdib nang makita si Ryan. Ang daming emosyong gumulo sa sistema niya. Hanggang sa huli ay bumagsak na lamang ang kanyang mga balikat. Nakita na siya nito. Kung kahit si Narciso ay hindi siya nagawang itago, paano pa siya makakaiwas dito? Anong balak mo? Ibalik ako sa bahay mo? Halos bulong ni Letty nang matagpuan ang kanyang tinig. Yes! Tipid na sagot ni Ryan. Kailan ba ito matatapos? Sabihin mo na sana sa akin. Never! Hindi na ako kasosyo na Diana. Ano na naman ngayon ang plano mo kung ayaw kong sumama sa'yo? I would give you back the ring you returned to me. Mula sa bulsa ay inilabas ni Ryan ang engagement ring nila na sinoli niya rito. And I would kneel in front of you and ask you once again to marry me. Ganoon nga ang ginawa nito. Isang tuhod ni Ryan ang iniluhod nito at nakatingin lamang sa kanyang mukha ay hinintay na abutin niya ang singsing. Ano ito, Ryan? Nabibiglang tanong ni Letty. I didn't know you intended to let me go. I believe everything you said. At masama ang loob kong hinayaan mo lang akong pasamain ang loob mo ng ganoon katindi. Why did you let me do that to you? Alam mong mahal na mahal kita. Wika ni Ryan. Nakagat ni Letty ang ibabang labi at pumantay rito. Ibinaba niya ang kamay nito at ikinulong ang mukha sa kanyang mga palad. Hindi na nito kailangan pang magpaliwanag sapagkat naunawaan kaagad niya ang sinasabi nito. At kasabay ng nag-uumapaw na kaligayahan ay ang pagkawala ng lahat ng pagtatampo ni Letty rito. Hindi ko kayang hayaan kang bumaba para lang sa akin, Ryan. Hindi ka magiging masaya kahit kailan sa akin. Hindi ako bagay sa'yo. Kahit ano ang gawin ko, iba ka, iba ako. Naiintindihan mo ba ako? Wika ni Letty at hindi na nakuhang pigilan ang mga luha niya. Lalo na't namamasa ang mga mata nito. Hindi. Hindi ko maintindihan kung paanong hindi mo nakita yung mga panahong kasama kita. Na kahit nahihirapan ako, masayang masaya ako. Hindi ko maintindihan kung paano mo naisip na sasaya ako kung wala ka. Kung alam mong gagawin tong lahat para lang makasama kita. How did you totally miss the point? I am miserable without you. Pagbibigay din ni Ryan sa bawat salita.
kaya mong bumalik sa dati, Ryan. Nasimulan mo nang gawin, di ba? Yung babaeng nakita ko, si Sophie. I can put up a show too. And that's what I did. Because I didn't know what happened. And I hated you. It's as simple as this. Inabot ni Ryan ang mga kamay ni Letty. My heart is right here. Do you understand it now? Please, tell me you do. Ang mga magulang mo. Of course, I love them. But I want to be happy. And if they can't accept the fact that I love you, then what can I do? Maybe in time, they'll understand. But please, don't take that against me. Please, what do I have to do to change your mind and want me back? Naiiyak nang sabi ni Ryan. Niyakap ni Letty ito ng mahigpit. Wala na. Hindi ko na ulit gagawin. Hindi na. Mahal na mahal kita, Ryan. Pabulong na sabi ni Letty. Hinagtan siya nito sa mga labi at halos mapugto ang kanilang mga hininga. Ilang saglit na pinakatitigan lamang nila ang isa't isa, tila kapwa nangangambang hindi totoo ang lahat ng iyon. Hanggang sa haplusin ni Letty ang pisngi nito. Ang corny mo na talaga ngayon. May paluhod-luhod ka pang nalalaman. Samantalang dati, you're fired! Alog ng alog ang mga balikat ni Ryan. Kahit namamasa pa rin ang mga mata. Pinangko si Letty nito, papasok sa silid at inihiga siya sa kama. Tinabihan lamang siya nito at patuloy siyang pinagmasdan. Please, don't ever push me away or run away from me or stay away from me ever again. I need you in my life, wika ni Ryan. Bilang tugon, ay hinagkan ulit ni Letty ito sa mga labi. Hawak ni Ryan ang kamay ni Letty. Naroon sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Aaminin ni Ryan, kinakabahan siya, subalit alam niyang anuman ang maging resulta ng usapang iyon ay hindi na mawawala kahit kailan sa kanya si Letty. Hanggang alam niya iyon, kahit paano, ay mapapanatag na siya. So, I am marrying her. Nothing can change my mind. I guess you'd want everything back again, wika ni Ryan. Hindi umimik ang mga magulang niya. Umigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Letty. He patted her hand and smiled at her, assuring her everything was going to be fine. Nakausap na ni Ryan si Narciso. At gaya, noong huling plano nila, ay handa itong tumulong sa kanya magsimula ng panibago. I guess there's nothing else we can do. We just came by to tell you we're getting married. It's going to be a simple ceremony next week, Saturday. Both of you are invited. Wika pa ni Ryan. Tumayo na sila ni Letty. Why a small ceremony when you know I work best under pressure? Anang kanyang ina. Napatingin si Ryan rito. Ngumiti ito. Iho, alam mong walang okasyon na hindi ko kayang gawing in grande. Kahit maiksing panahon lang ang ibigay mo sa akin. Today is a Monday. That gives me 12 days. I can do miracles in 12 days. Napangiti si Ryan, kasabay ng pag-unawa. Thank you. And why isn't she wearing the family's ring? Wika ng kanyang ama. Saka binalingan ng kanyang ina. Ramona, darling, go get the ring. Of course, of course. Nayakap ni Ryan ito sa labis na saya. Nang balingan niya si Letty, ay nakita niyang iyak lamang ito ng iyak. Normal na ipinakilala ni Ryan ito sa kanyang ama. Welcome to the family, iha. Uutan-utan itong nagpasalamat. Hagod si Ryan ang hagod sa likod ni Letty hanggang sa makabalik na roon ang kanyang ina. Binagay nito sa kanya ang singsing na isinuot niya sa nanginginig na daliri ni Letty. Now, she had two engagement rings, which was only fitting because they got engaged twice. Welcome to the Smith, iha, anang kanyang ina na niyakap ito. Maraming maraming salamat po, wika rito ni Letty na mahigpit ang pagkakayakap dito.
Why the change of heart, Dad? Tanong ni Ryan. I didn't have a change of heart. I told you, if you prove us wrong about Letty, then you'd have everything back, plus our apology. You've proven us wrong, and this is our apology. Do you accept it? Of course. Pinagmasdan ni Ryan ang kanyang ina at ang tanging babaeng makakapagpaligaya sa kanya ng ganoon. Nag-uusap ang mga ito. He was sure his mother was already planning the wedding and Letty was overwhelmed by it all. I specifically remember asking you to say sorry to her though. Natawa ang matanda. That is right, and I gave you my word. Lumapit ito sa dalawa. Letty, iha, I believe my wife and I owe you an apology. We do. Sigunda naman ang kanyang ina. Nako, nakakahiya po sa inyo. Wala pong kaso iyon. Pulang-pula ang pisngi ni Letty nang bumaling kay Ryan. She didn't have to tell him she had become very uncomfortable. He laughed and came up to her, pulled her up and kissed her cheeks. Mom, I know you're the queen of parties. I know you can take care of everything. Meanwhile, I want to spend time with my lovely fiancé. I'm sure you don't mind. Wika naman ni Ryan. Not at all. Tila hiyang-hiya pa rin si Letty na nagpaalam sa mga ito. Nang nasa sasakyan na sila, ay panay ang irap nito sa kanya. Nakakahiya sa kanila. Umalis na lang tayo ng ganoon. That's cause I plan to make love with you all night. To gently massage her tea. Tinapik ni Ryan ang balikat ng driver nila. Sa tour, pakiusap, konting bilis ang patakbo. Wika ni Ryan at ang lakas ng halakhak ni Letty. Makalipas ang isang linggo, ginanap ang kasal ni na Ryan at Letty at tinupad ni Mrs. Ramona Smith ang kanyang sinabi. Isang engranding kasal para kina Ryan at Letty. Walang pagsidlan ang ligayang nararamdaman ni Letty. Dahil sa wakas, napatunayan niya na hindi kayamanan ni Ryan ang kanyang minahal, kundi ang binata. At dahil doon, tanggap na siya ng mga magulang ng lalaking tanging minamahal niya at mamahalin pa. At malaya na nilang may papakita sa lahat kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Sa mga nakalipas na araw, pagkatapos ng kanilang kasal, ay masasabing masayang-masaya sila sa piling ng isa't isa. Inaalagaan siya ni Ryan. At syempre, he would often tell her how much he loves her. Lalo pang naging makulay ang kanilang pagsasama nang dumating sa kanilang buhay ang isang munting anghel na si Baby Maria Leticia. 2 linggo pa ang lumipas, buhat ng siya ay manganak. Indeed, having a baby is a great joy any couple could have inside their home. Letty was in the middle of her sleep when she felt her husband's face of the bed was empty. Kinusot niya ang kanyang mga mata, trying to see even the room is slightly dark at tayong lampshade lamang ang nagbibigay ng liwanag. Ryan, tawag niya sa asawa. Nang makita niya itong karga at pinapadede ang kanilang anak. Hey, honey, just sleep. Ako na ang bahala kay baby. Alam kong ilang araw ka ng puyat. Napangiti si Letty. Okay lang. Ako na lang kay baby at may trabaho ka pa bukas. It's okay, honey. I will do anything for the both of you. Thank you, she whispered and sweetly smiled. Nang sumapit ang binyaga ni Baby Leticia, ay halos kompleto ang pamilya ni Letty at Ryan. Siyempre pa ay hindi mawawala ang mga taong naging saksi sa pagmamahalan nilang mag-asawa. Sina Diana, Brenna, at ang mag-asawang Narciso at Raquel. Hoy, Ryan, huwag na ulit naming mababalitaan na sinasaktan mo itong si Letty. At nako, talagang ilalayo namin siya kasama si Baby. Mataray na sabi ni Diana. Nagkatawa na naman silang lahat sa sinabi nito. Diana, huwag kayong mag-alala.
dahil taos-pusong pagmamahal ang ipapadama ko sa kanila ni Baby Leticia. I love them so much. And I cannot live without them. Sabay baling sa kanya ng asawa at buong pagmamahal na niyakap siya ng mahigpit. Umaapaw sa tuwa ang puso ni Letty. Ilang beses siyang nasaktan nang piliin niya si Rayang mahalin at dumating sa punto na sinukuan na niya ito. Subalit sa huli ay na-realize niya na hindi rin pala magiging masaya kapag tuluyan itong nawala sa kanya. All the sacrifices and all the tears are all worth it. Dahil sa huli ay naging masaya siya sa piling ni Ryan. Nawalang hanggan ang pagpapadama at pagpapakita sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Dito na po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Ryan at Letty na pinamagatang The Billionaire's Maid. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na muli kong ibabahagi sa inyo. Marami pong salamat. Ingat po tayong lahat.